Ang tatalakayin po natin ngayon ay ikalawa pong salitang binigkas ng Panginoon habang siya po'y nakapako sa krus ng Kalbaryo. At ito po'y nasa Luke 23:39-43. At ito po ang sabi po ng salita ng Diyos. Then one of the criminals who were hanged blasphemed him, saying, "If you are the Christ, save yourself and us." But the other answering rebuked him, saying, "Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong." Then he said to Jesus, "Lord, remember me when you come into your kingdom." And Jesus said to him, "Assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise. Assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise." Ito po yung isang amazing na pangyayari na talaga pong nakaka-amaze. Bakit po natin sinabi? Ito pong kriminal ay nakapasok sa langit. Kriminal. Bakit po ito amazing? Kasi hindi po siya nakababa sa kanyang kinalalagyan na kung saan siya po ipinakong kahoy. Hindi po siya nakapag-holy communion. Hindi siya nalagyan ng abo sa noo. Hindi po siya nakahingi ng tawad sa relyosong tao. Hindi po siya nabautismuhan sa tubig. Hindi po siya nakapirma po ng membership po. Hindi po siya nabigyan ng pagkakataong sabihin yung kanyang buong pagkatao, yung kanyang identity. Bukod sa ang nakunawaan ng lahat ay siya po'y kriminal. Hindi po siya nakapagpaalam sa kanya pong mga mahal sa buhay. Hindi po siya nakapagmano sa mga relyosong tao. Hindi niya po nabanggit na maaaring siya po may kamag-anak pong pastor, bishop, ministro ng tao, papa, kardinal, pare, monsignor, mantre. Eh hindi po siya nakapagbigay sa gawain ng Diyos. Hindi rin po siya nakapag-holy communion. Wala po siyang nakamayan po na religious leader. So amazing. Pero siya po ay binigyan ng Lord ng assurance kaagad siya po ay papasok sa langit. What a statement today, I assure you. What a promise. You will be with me in paradise. Ano po yung unang dahilan kung bakit siya po inaligtas kaagad? Sapagkat inamin niya po na siya po ay makasalanan. Inamin po niya na siya po ay nagkasala. Unfortunately, yung pong katabi niya na criminal din, nakasama po niya sa paggawa ng krimen, eh, hindi po umamin. Bagkus po ay inuyam si Jesus, nilibak, inakusahan, kinundina. Pero ang totoo, siya po ang dapat kundinahin dahil siya po ay nagkasala. Ang Lord, eh, hindi. Hindi po siya umamin. Siya po ay nagmataas, nagmayabang. Gumawa ng isa pong pangit, namanhamak, paglapastangan sa anak ng Diyos, sa Panginoong Jesus. Pero yung isa, puno ng kababaang loob, umamin po ng kasalanan. Kaya, yung kaligtasan po natin, eh nasa pag-amin natin ng ating mga kasalanan, hindi po sa pagtatago nito at pag-justify. Hindi po yung pagtatakip. Tinanggap po niya yung katotohanan. Yung kanyang kababaang loob, ang laging daan ng kanyang kaligtasan. Kaya yan po yung unang-una nating dapat maunawaan. Naligtas po ang makasalanang ito. Yung isa lang, kasi siya po'y nagpakumbaba. Inamin niya na siya po ay makasalanan. Ikalawa, bakit po siya naligtas? Verse 42. Then he said to Jesus, "Lord, remember me when you come into your kingdom." Amen. Ano po yung ikalawang dahilan kung bakit po siya naligtas kaagad? At tatanggap po niya ang salvation mula sa Savior, sa ating Panginoon sa Kristo. Because he believed that Jesus is the Son of God. He believed that Jesus is the Messiah.
Bakit po natin sinabi yun? E tinawag niya po si Jesus na Panginoon. Ang salita pong Lord in the Greek means Kurios, K-U-R-I-O-S. Ang ibig pong sabihin ay Honor Master. At ang Lord po ay nagpapaabot ng deity, ng pagka-Diyos. Amen. At yung address niya, Lord, kay Jesus, ay pagpapakita na niniwala siyang si Jesus ang anak ng Diyos. And he was saved. And lastly, bakit po siya naligtas? Verse 42. Then he said, ito po yung criminal. Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. Ano po yung katatlong ginawa niya at siya po yung naligtas? Ipinagkatiwala niya po kanyang kaisa-isang kaluluwa kay Jesus. Bakit natin sinabi yun? Ang sabi niya, Panginoong Jesus, alalahanin mo ako pag ikaw ay nasa iyo. Yung kanya pong kaisa-isang kaluluwa kay Jesus niya po pinagkatiwala. Hindi po sa relyosong tao, hindi sa ministro, hindi sa bishop, sa pastor, sa archbishop, sa cardinal, sa papa, sa pare, sa negosyante, sa boksingero, sa artista, sa politiko. Hindi po kay Maria, kay Jose, sa Sanhedrin, sa Roman Centurion, sa Emperor, but to Jesus Christ. Oh, mga minamahal, huwag po natin ipagkatiwala ang ating kaluluwa sa pari, sa madre, sa minsinyor, sa papa, sa archbishop, sa cardinal, sa propeta, ibanglista, guro at pastor at ministro ng tao, sa fellowship, denomination, o really yung kinalalagyan mo, you will go to hell. Ipagkatiwala mo siya sa buktong na anak ng Diyos, kagaya ng ginawa ng mga salamat. Sabi niya, Panginoong Jesus, alalahanin mo ko kung ikaw ay nasa karyan. Kung kanyang kaisa isang kaluluwa, kay Jesus niya po pinagkatiwala. And Jesus answered him, Luke 23:40, Assuredly, I say to you, today, you will be with me in paradise. Araw at oras pong yan. Hindi lang lahat ng kasalanan niya ay nahugasan, nakalimutan ng Diyos, totally wala na ang guilt and condemnation because of sin. It's all gone. But nung araw na yan, nung siya po'y malagutan ng hininga, kasama ng Panginoong Jesus, siya po ay pumasok sa kaharian ng Diyos. That is salvation. That is the reason why he is saved. The preparation of this to our Lord Jesus. Hindi ko alam kung sino o nasaan ka o ng pangalan mo. Pero ito ang tanong ko. Maring merili yung kami, movement ni coalition ng ating kasi isang fellowship. Nakamayan mo ang pastor. Maring may kamag-anak ang pari, papa, cardinal, yung senior mother, paministro ng tao, o guro, ibang ministro o profeta. Maaari rin. Hindi ka paligtas. Kasi marami po akong alam na naipanganak sa pamilyang Kristiyano pero hindi siya ligtas. Hindi po sapat na naipanganak ka sa pamilyang Kristiyano para pumasok sa langit. Kinakala ipagkatiwala mo ang kaluluwa mo sa Panginoong Jesus. Kailang personally tanggapin mo siya sa puso mo bilang personal mong Diyos. Panginoon. Kapaglitas ng buwan ng habang tayo. At di na mahalaga kung gano'ng karami kasalanan mo, ito po'y kriminal, pero kaagad ay pumasok sa lahat. The same Jesus who brought him to paradise is the same Jesus that will bring you to heaven today. Kaagad, pag tinanggap mo si Kristo ngayon sa puso mo, bilang personal mong Diyos, pangitagpagdas ng buhay mo kaagad, ang pangalan mo isusulat niya sa aklat ng buhay sa lahat. At ano naman ang mangyari sa mundo, kung mababa man si Jesus mamaya, automatic, you will be in heaven with Him and with all of us. The rolling rain, with Him in His kingdom for you.